Yo, what's up sa inyo mga kabalita? WB muli. At yan mga kabalita, tayo muli nandito sa ating reaction video. Tayo nandito sa ating news reaction na kung saan ay nandito tayo sa Pinas News Insider. At ito na nga mga kabalita, kakapasok lang, huli na, namutla sa takot si Kong Tebes, tinuro ni Duterte, PBBM, ebidensya, nilantad na. At yun mga kabalita, i-play na natin to, tara, game. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Henry Bensurto Jr. bilang Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary sa Republic of Turkey. Ayon sa Presidential Communications Office, ang pagtatalaga kay Bensurto ay mayroong jurisdiction sa Georgia at Republic of Azerbaijan. Una na nga nagsilbi si Bensurto bilang Philippine Consul General to San Francisco mula ho 2014 hanggang taong 2020. Samantala, kinumpirma naman ng Palasyo ng Malacañang ang pagbibitiw ni Sugar Regulatory Administration o SRA Chief David Tadeos Alba. Ayon sa Presidential Communications Office, ipinaalam na ni Alba kay Executive Secretary Lucas Bersamin ang kanyang resignation noong gabi pa ng Miyerkules. Paliwanag naman ng tanggapan na sinubukang himukin pa ni Executive Secretary Bersamin si Alba na huwag magbitiw. Subalit sinabi umano ni Alba na ang kanyang lumalalang health condition ang naging dahilan ng kanyang pagbibitiw. Anya, pagkatanggap ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay magiging epektibo ang pagbibitiw ni Alba sa Abril 15 para paghandaan ang pagtatalaga sa kanyang kapalit. Nang matanong naman si Sugar Regulatory Administration Board Member Pablo Luis Azcona kung may kinalaman sa kontrobersyal na importasyon ng 400,000 metrikong tonelada ng asukal, ang pagbibitiw ni Alba, anya, ang tanging alam lamang nito ay mayroon itong problema sa kanyang blood pressure. Una nang itinalaga ni Pangulong Marcos Jr. si Alba noong Agosto ng nakalipas na taon, kasunod na rin ang pagbibitiw noon ni dating Sugar Regulatory Administration Administrator Herminildo Serafica sa gitna ng controversial na pag-i-issue ng Sugar Order No. 4 na nag-autorisa sa importasyon ng 300,000 metrikong tonelada ng asukal. Kalaunan naman ay inaprubahan ni Alba ang pag-issue ng clearance sa 400,000 mahigit na metrikong tonelada ng asukal na inangkat kasunod ng memorandum mula kay Department of Agriculture Senior Undersecretary Domingo Panganiban na nag-aatas kay Alba na i-certify ang legalidad ng outsource sweetener o sugar. Subalit ipinag-utos ni Senator Risa Ontiveros ang agad na pagkumpiska sa illegal umano na inangkat ng mga asukal at ilagay sa blacklist ang mga importer nito. Hinimok din ng senadora ang Senate Blue Ribbon Panel na imbestigahan ang importasyon ng nasabing mga asukal na kanya pang inilarawan bilang government-sponsored sugar smuggling. Samantala naman, ibinunyag ni Pamplona Mayor Janice Digamo na may bahay din ng Pinaslang na si Negros Oriental Governor Ruel Digamo na humigit kumulang sa 30 katao ang napatay umano ng kampo ni suspended Congressman Arnie Teves Jr. sa kanilang probinsya. Pagsisiwalat pa ng alkalde na gagawa umano ng masamang kampo ng mambabatas sa mga tao kapag tumanggi ang mga ito na magpalit ng kanilang political loyalty. Naipaalam din anya sila sa kanila nang bumisita sa Department of Justice, Department of Interior and Local Government at ng National Bureau of Investigation na mayroong impormasyon na ibinigay sa kanila na nagpapahatid ng pag-asang mayroong matibay na kaso laban kay Teves. Kung matatandaan na noong Marso 7 na naghain ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNPCIDG ng multiple murder complaints laban kay Congressman Teves at 5 iba pa dahil nga yan sa 3 insidente ng pagpatay sa probinsya ng Negros Oriental noong taong 2019. Maliban pa rito, itinuturing din ng pulisya si Teves bilang isa sa utak ng pagpaslang kay Governor Digamo at 8 iba pang mga individual matapos na ang pamamaril ng mga armadong kalakihan sa mismong bahay pa ng gobernador habang namamahagi ito ng ayuda para sa mga benepisyaryo ng 4Ps noong Marso 4. Samantala, sinabi naman ang kampo ng mga Teves na alam nilang marami pang akusasyon na ipupukol sa kanila na pawang gawa-gawa lamang. Kahapon po, walang patumpik-tumpik, General Season, ang naging pagpapahayag ni former President Rodrigo Duterte. In-identify niya si Congressman Arnie Teves at ang kanyang kapatid, pati si Henry Teves, na naging congressman din, na pinagbumula ng political warlordism and terrorism sa Negros. And even pointing out directly to Congressman Arnie Teves na ngayon ay wala sa bansa, umalis, sabi ni Pangulong Duterte, ito ang mastermind. Hindi ka namin gustong ilagay sa spotlight, but no less than the President, former President Duterte himself nagsabi. Paano po ninyo sinisecure ngayon, sir, ang Negros Oriental, given the fact na tumutugma na ngayon sa mga revelations, ang involvement ng malalaki at malalakas, may impluensyang politikong mayayaman na nai-involve pala sa ganitong gawain, no less than former President Duterte ang nagsabi nito. How do you do the conduct of your functions now para isecure ang iba pang mga gustong lumantad na mga testigo at mga magko-complain tungkol sa warlordism and terrorism sa Negros?
Well, Eric, yun nga, yung ating 302nd Brigade under Brigadier General Leo Peña, nagdagdag tayo ng additional forces sa brigade niya in order to secure yung ating mga victims, yung nasabi ko kanina, especially itong pamilya ni Mayor Janice Digamo at nung walong mga biktima. At alam naman natin na only the influential individual could be behind this could be the mastermind behind this masakit. Very shocking talagang hindi mo nga parang sa movie mo lang makikita ito at hindi naman siguro kaila sa mga taga Negros Oriental kung sino yung mga personalidad na kaya lang gumawa nitong mga hindi kahit karumaldumal na hindi ka panipaniwalang mga klase ng krimen. Yes. So yung ating pong Philippine Army is in support sa ating Philippine National Police sa pag-secure ng ating mga kababayan. Hindi lang po itong mga biktima, but of course, yung ating mga kababayan na medyo bumaba yung confidence sa ating gobyerno dahil nga sa mga pangyayaring ito. At we are here, the Philippine Army is here, in order to maibalik yung tiwalang yon at yung kumpiyansa ng ating mga kababayan, lalong-lalo na itong mga victims at yung mga pamilya nitong mga suspects na ito. Thank you, sir. 292 Congressman ang pumabor sa Ethics Committee report na suspindihin si Congressman Tevez ng 2 buwan or 60 days. Ayan po. Yun nga mga kabalita natin. Na kung saan itong si Kong Tevez nga mga kabalita natin, no? Takot umuwi ng Pilipinas to, no? Sapagkat talagang tila ba alam niya talaga yung pagkakasala niya. Kaya eto, nandun sa ibang lugar, no? Siyempre para doon safety. At yun nga, no, nandun sa ibang lugar, no? Para siyempre kung ano tanong pa man mangyari, hindi agad siya madakip ng ating siyempre ng ating batas, no, mga kabalita natin na kung saan hanggang ngayon hindi niya pa rin hinaharap personal ang sinampa sa kanyang kaso, no, mga kabalita natin. At yun, tuloy pa natin. Opisa na po yan. Ha? 60 days ang suspension ng congressman na hindi umuwi sa kabila ng maraming panawagan na humarap sa kongreso at bumalik dahil tapos na ang kanyang bakasyon. Pero liwanagin lang natin ha, para makakala ang iba kaya sinuspindi, guilty, hindi po. Doon sa kaso wala. Siya po ay iniimbestiga ng kongreso at nagkaroon ng recommendation ng kongreso na siya suspindihin. Hindi dahil doon sa kaso, doon sa Negros. Siya ay sinuspindi dahil hindi siya pumapasok. Tapos na yung kanyang bakasyon. Yung travel authority nag-expire na noong March 9. So yun po yung malinaw ha. Baka sabihin ng iba, oh, wala pa namang kaso. Iniimbestigahan pa lang, bakit sinuspindi na? Ayun po, magkaiba po yan kasi ang kongreso, ano yan, mga legislator sila. Hindi po sila executive department. Ang executive department ang nag-iimbestiga doon sa mga alleged cases kung ano man yan. Ito ho, inuulit ko, sinuspindi dahil hindi siya pumapasok. Lahat ng pagkakataon, ibinigay sa kanya para pumasok, magpaliwanag ng personal sa komite at sa kongreso, hindi ginawa ni Tevez. So kaya sinuspindi siya. Yan ho, ang desisyon. Ito yung parang kauna-unahan niya. Mga ako yung nagko-cover pa sa kongreso, wala akong ganyan eh. Na congressman ay sinuspindi ng kongreso. Wala eh. Pero dito, maabot sa ganoon kasi nga ako nagmatigasan eh. Hindi naman pwedeng bumigay ang kongreso dahil institusyon yan sa isang member. Kaya nga ito sa voting, 292 in favor of recommendation ng committees, 60 days suspension. Bumaba pa ngayon eh. Pero sa isang banda, pabor yan kay Tevez. Alam niyo kung bakit? Di ba ayaw niya umuwi? O di ba? Ngayon, malaya siyang magbakasyon. Kasi suspended siya. Kaya good at bad news din yung nangyari niyan. Bad news yan sa side niya kasi sa kauna-unahang pagkakataon, nagka-record siya na siya sinuspindi ng kanyang kasamahan. Pero good news, dahil ayaw nga talaga niya umuwi, so malaya siya ngayon. Kung saan siya pupunta at kung saan siya nandoon. Yun. Kaya Congressman Tevez, good morning. Ah, palagay ko, masarap ang almusal mo ngayong umaga kasi malaya ka. Hindi ka na inuobliga ng Kongreso yung ikaw ay humarap dahil tapos na, nag-desisyon na sila. Ang iyong problema ngayon sa Secret Department, lalo na yung task force na nag-iimbestiga, Remulla, kino pa ba ito? Remulla, NBI, PNP, Abalos, saka Military at Secretary Galvez. So yun yung problema mo ngayon. Kanya. Yung Secret Department, doon sa mga alleged involvement mo, di umano ay meron kang kinalaman sa mga illegal activities sa Negros. Ibang issue yan. Okay? Para lang hindi kayo maligaw ha, kasi marami dyan nagko-comment, pinahirapan na si Tevez, guilty na. Ganon-ganon, iniimbestigahan pa lang. So huwag kayong palilin lang. Kailangan po alam natin yung proseso. Meron mga division of labor sa pamahalaan. Yung Secret Department, trabaho nila magpatupad ng batas. Ang lahat ng di umano ay lumalabag, pananagutin nila. Ito naman sa Kongreso, dahil legislator sila, yun ang kanilang authority lang. Pagsabihan, disiplinahin, suspindihin, or tanggalin. Hindi umabot sa pagtanggal.
siya po ay sinuspindi lang. Kaya sabi ko, good news pa rin yan, kasi malaya siya ngayon. Kung ayaw niya umuwi, nasa kanya yan. Pero hindi na mo siya kailangan umuwi kung Kongreso ang kanyang hinahabol. Pero sa Executive Department, dapat umuwi. Kaya nga doon ating title, Congressman Tevez, walang kakampi sa Congress. Kasi nga po, zero. Walang sumuporta sa kanya, walang nag-abstain doon po sa voting. 292, inuulit ko, in favor of committee report. Kaya suspendido na siya simula. Immediately, ang lakagabi. Gabi. Although recess naman ang maligit na isang buwan din. So isang buwan recess, bakasyon din sila, tapos isang buwan din sa suspendido. Yan yung tatin natin. Congressman Tevez, walang kakampi sa Kongreso. Tinuluyan siya. Okay? At sunod na ating title, drama. Ha? Tama na. Ayon naman kay SOJ. Ano yan? Secretary of Justice. Yung daw drama, hindi ko nga sama dyan, sabi nga niya kahapon. Yung drama, at saka ang arte niya, tama na. Yan ang sabi niya. Drama daw at saka ang arte si Tevez kasi ayaw umuwi. Kahit ang Pangulo, isipin mo si Pangulong Marcos na punong ehekutibo, siya na ngayon nagsabing, umuwi ka, kung ikaw may problema sa seguridad, bibigyan ka at papalibutan ka namin ng mga sundalo. Mm-hmm. Grabe, di ba? Napakaswerte naman ni Tevez. Bibigyan daw ng maraming sundalo, pilang bodyguard, sabi ng Pangulo. Isipin mo yan. Growing sana yun. All. Sana lahat ng Pilipino binibigyan ng seguridad ng ganyan. Si Tevez lang eh. Baklase. Diba? Kaya ngayon, sabi ng DOJ, drama, ang arte mo, sabi ni Secretary Secretary Remulyan, lupit ano. So, yun o. Yan ang mga development. Inabangan ko talaga ito. Tagal-tagal kasi kahapon. Maghapon ang mga mula alauna, mga alas 3, binapantayan ko na eh. Pero bandang huli nila inaproban. Yun so, ang gawa ng Kongreso. So, under investigation. At tingnan natin kung ano yan. Pero totoo yan, wala pa po, ano. Diba sinabi ko sa inyo kahapon, wala pang matibay na ebidensya na nagdudugtong kay Tevez. Yun ang sinasabi ngayon ng mga otoridad. Pero ongoing ang investigation. Ngayon, more or less, mga sampu na. Yung mga nahuli at sumurender na may kinalaman doon sa massacre sa Digamo at saka yung mga civilian. Yun, under investigation pa nila kung paano nila gusto nila malaman sino talaga ang nasa likod nito. So sa ngayon, di pa naman humatibay na si Tevez ay may kinalaman. Although yung iba, ang interpretation, opinion, laging si Tevez, kaya natakot si Tevez, ayaw umuwi. Dahil sa siguridad, ngayon man sabi, wala. Sabi ng military at ng intelligence community, walang mabigat na threat. Walang ganong threat. Kaya sa buhay ni Tevez, sabi ng buong gobyerno. Grabe. Si Tevez lang sasabi, mabigat ang threat sa kanya. Sabi nga ng Pangulo, as Commander-in-Chief, palilibutan kita ng mga sundalo para sa kaligtasan mo. So umuwi ka na, Secretary of Congressman. Total, wala ka ng problema sa Kongreso, dalawang buwang kang bakasyon, sarap buhay. Congressman, good morning. Ayan po ang good at bad news na dumating sa iyo ngayong umaga. Malaya ka na, pero kailangan ka pa rin bumalik dahil iimbestigahan ka ng Executive Department. At yun na nga mga kabalita natin na kung saan ay mga ilang balita ang itinampok dito sa ating palatuntunan. At syempre itong tungkol no kay Kong Tevez na kung saan nga yung kanyang pagkakasuspinde, yung hindi niya pagharap no sa kanyang mga isinampang kaso, tila ba rito ngayon ibinabahagi na kung saan hindi natin malaman kung bakit din ayaw umuwi ni Kong Tevez nga mga kabalita natin na kung saan nasuspindi na nga, umabot na sa pagsuspindi at iba't ibang panawagan no mula sa mga kanyang kasama diyan sa Kongreso at kahit ang ating Pangulo no na sa kanya sinasabi na umuwi. Kung wala naman talaga siyang kasalanan no, kung talagang malinis ang kanyang pagkatao, talagang harapin niya yung isinampa sa kanyang kaso. Na yun nga, yung tungkol nga doon sa Negros, yung mga nangyari nga hindi maganda doon, mga kabalita natin. Yun ngayon ang kinakaharap nito ni Kong Tevez na kung saan niya dinadawit siya sa mga ilang pangyayaring hindi maganda doon sa Negros, no, mga kabalita natin. At yun lamang mga kabalita natin, no, sa mga nais magkomento, pwede kayo magkomento sa ibaba. At syempre, nagpapasalamat tayo sa patuloy pa rin nanonood at patuloy pa rin syempre sumusubaybay at nagsusubscribe. At nagpapasalamat din tayo syempre sa Pinas News Insider, mga kabalita natin. At yun mga kabalita, ito muli ang inyong WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalita.